Magandang hapon, netizens. Ngayon po yung araw ng Biyernes, April 8, 2022 at narito po muli ang update sa lagay ng ating panahon. Sa kasalukuyan, dalawang low pressure area at isang bagyo ang atin pong minomonitor na nasa loob at labas ng ating area of responsibility. Ang unang LPA ay nasa silangan po ng Surigao City. Nasa loob po ito ng ating area of responsibility. Ayon po sa iba't ibang weather models, tumataas po ang chance nito na maging bagyo. At papangalanan itong agato ng pag-asa kapag tuluyan na itong naging bagyo. Samantala, ang isang low pressure area naman po ang nasa kanlurang bahagi ng Palawan ay mataas din po ang chance nito na lumakas bilang bagyo. At posible itong pumasok ng ating area of responsibility. Papangalanan itong basyang ng pag-asa sakaling tuluyan na itong pumasok ng ating PAR at maging isa na pong ganap na bagyo. Samantala, ang tropical depression naman po na nasa labas ng ating area of responsibility ay lumakas na bilang isang tropical storm category. Ayon po sa GMA at binigyan itong pangalang Malakas. Ayon po sa mga forecast, inaasahan patuloy itong lalakas pa sa mga susunod na araw at inaasahan itong gigilid ng ating PAR. Kaya naman po ay posible itong pumasok ng bahagya bago tuluyang mag-record. Sa ngayon, hindi naman po ito nakikitaan na mag-landfall o tumama sa anumang bahagi ng ating bansa. At posible itong mag-interact sa katabi nitong sama ng panahon, ang LPA na tumaas rin ang tsansang maging bagyo. At posible pong magkaroon ng rear Fujiwara effect kung hindi magbago ang forecast. Gayon pa man, patuloy pa rin po tayo mag-monitor ng iba pa nating weather updates at sa mga updates pa na ipapalabas ng Pag-asa. Samantala, maging maalon at delikado pa rin po ang pumalaot para sa ating mga maliliit na sasakyang pandagat. Yan po sa mga baybay ng Batanes, Ilocos Norte at Cagayan, kasama na po ang Babuyan Group of Islands. Para naman po sa ating rainfall forecast, asahan pa rin po ang mga pag-ulan ngayong hapon at gabi, dulot po ng low pressure area, lalo na po dyan sa Visayas at Mindanao area. Habang northeasterly wind flow naman po ay nagpapaulan pa rin sa Luzon. Pinag-iingat po ang ating mga residente sa malalakas na ulan na pwedeng magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At yan po muna ang update sa lagay ng ating panahon ngayong araw. Muli, patuloy po tayo na mag-ingat at palaging tandaan, God loves you. Stay safe and God bless.